Marshall Peake, Kabanata 3309. Hinihintay kita, ngunit alam din niyang may mga bagay sa mundong ito na nawala na, at walang silbi ang pagsisisi. Sinabi na niya kay Yang Kai na ang token ng Spirit Beast Island ay gawa-gawa niya, kaya kung magbibigay siya ng isa pang dahilan ngayon, hindi ba't iyon ay katulad ng pagsampal sa sarili niyang mukha? Si Tang Sheng ay hindi masyadong makapal ang balat. Gayunpaman, talagang hinangaan ni Yang Kai ang pangitain ni Chigwei. Sa mga tuntunin ng paglilinang, si Chigwei ay isang first-order cultivator habang si Yang Kai ay isang second-order cultivator. Sa mga tuntunin ng edad at karanasan, hindi maihahambing ni Chigwei kay Yang Kai. Ngunit bago ang labanan, natukoy na ni Chigwei na mabubuhay si Yang Kai. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang intuition ni Chigwei ay mas matalas kaysa sa kanyang sarili. Marahil, ito ang pinakamalaking agwat sa pagitan niya at ng mga paparating na kabataang ito. Sa gayong pag-iintindi sa kinabukasan, ang mga sumisikat na bituin na ito ay nakatakdang malampasan siya isang araw sa hinaharap. Bahagyang sinabi ni Chigwei, masyado pang maaga para sabihin iyon. Walang bakas ng kanyang hula na magkatotoo sa kanyang mukha. Sa halip, mas naging marangal ang kanyang ekspresyon habang palipat-lipat ang kanyang mga mata, na para bang may hinahanap. Kumunat ang noo ni Tang Sheng nang marinig niya ito, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa labanan ngayon, hanggat hindi bulag ang isa, makikita nila na mananalo si Yang Kai ng walang pag-aalinlangan. Sina Fu Bo at Xu Changfeng na makatakas kasama ang kanilang buhay ay isang stroke ng swerte. Maaaring may isang uri ng aksidente. Sinulyapan ni Tang Sheng ang 7 o 8 Emperor Realm Masters mula sa 2 dakilang puwersa na nakaligtas at dahan-dahang umiling. Nakita ng mga taong ito na ang kanilang Sect Master at Holy Master ay nahulog sa isang mapait na labanan at hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na suportahan sila, puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Malinaw, natakot sila sa nakaraang pagpatay kay Yang Kai. Kapag nakipag-usap si Yang Kai kay Fu Bo, o nakipag-usap si Shi Wo kay Xu Changfeng, magkakalat agad ang mga taong ito. Si Chigwei. Ano ang gusto niyang sabihin? Si Tang Sheng ay nalilito. Tulad ng pagpapalitan ng mga salitang ito, muling nagbago ang larangan ng digmaan. Lumakas ang pamatay na hangarin ni Yang Kai habang itinuturo niya ang kanyang daliri. Ang Mountains and Rivers Bell na umiikot sa kalagitnaan ng hangin ay biglang naging isang sinag ng liwanag at nahulog patungo sa Fu Bo. Isang aura na pumipigil sa mundo ang biglang napuno ng hangin. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Yang Kai. Fu Bo, dahil pinili mong manguna, tutuperin ng haring ito ang iyong hiling ngayon. Maghandang mamatay, namutla si Fu Bo sa takot. Ang katawan ng Ghost King ay kumikislap habang sinusubukan niyang iwasan ang pagsupil sa Mountains and Rivers Bell. Ngunit kahit paano niya binago ang hugis ng kanyang katawan o gumawa ng mga spell para pigilan ito, hindi niya mapigilan ang Mountains and Rivers Bell kahit isang sandali. Ang prehistoric exotic treasure na ito ay parang uod sa mga buto ng isang tao. Ang aura na pumipigil sa lahat ng bagay sa mundo ay mahigpit na nakakulong sa kanya, na parabang hindi siya makakatakas kahit tumakas siya hanggang sa dulo ng mundo. Mamamatay ako. Talagang mamamatay ako. Kung siya ay nasa pinakamataas na antas, maaaring nakahanap ng paraan si Fu Bo, ngunit pagkatapos makipaglaban kay Yang Kai, dumanas siya ng maraming pinsala, kaya paano siya magkakaroon ng lakas upang labanan ang panunupil ng Mountains and Rivers Bell? Nang wala sa oras, at bukod kay Yang Kai, nahanda sa pag-iisip, si Tang Sheng at ang iba pa ay nagpakita ng nagulat na mga ekspresyon. Ngunit sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, isang kakaibang figure ang biglang lumitaw mula sa kawalan at sumuntok kay Yang Kai. Sa isang iglap, ang mundo ay nanginig at ang world principles ay nagiba-iba habang ang isang napakalaking kamao na nakabalot sa isang aura na sumisira sa langit ay lumitaw sa harap ni Yang Kai. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagulat kay Tang Sheng at sa iba pa. Oo naman, may nananambang. Kinagat ni Chigwei ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Nang kumilos siya kasama ang mga tao mula sa 2 dakilang puwersa, naramdaman niyang hindi ginagamit ng mga taong iyon ang kanilang buong lakas. Ang 2 dakilang puwersa ay tila may itinatago, ngunit dahil ang kanyang paglilinang ay hindi sapat na mataas, malabo lamang niya itong maramdaman. Ngayong nakita na niya ang sitwasyong ito, paanong hindi niya maintindihan na tama ang kanyang sentido? Ang 2 dakilang puwersa ay walang buong lakas sa ibabaw at mayroon pang mga masters na nagtatago sa dilim. At sa paghusga mula sa mga bakas ng pag-atake ng taong ito, ang taong ito ay isa ring Third Order Emperor Realm Master. Maaari pang ang sabihin na ang lakas ng taong ito ay mas mataas kaysa kay Fu Bo at Xu Changfeng, kung hindi, hindi siya maituturing na isang hidden trump card. Masyadong hindi inaasahan ang suntok na ito.
Nakatoon si Yang Kai sa pag-activate ng Mountains and Rivers Bell para harapin si Fubo, kaya nahuli siya. Ang kinalabasan ay halos predictable. Ang dugo ay umagos mula sa mukha ni Lan He sa isang iglap, at maging si Chigwei ay hindi makayanang panoorin. Ang kalahating dragon na katawan ay talagang makapangyarihan, mas malakas pa kaysa sa Ghost King body ni Fubo, ngunit ang isang Third Order Emperor Realm Master na nagtatago sa dilim at nagmamasid ng napakatagal ay natural na may kumpiyansa na magtagumpay. Puno ng paghamak ang mukha ni Chigwei. Bagamat mahilig siyang makipaglaban at likas na uhaw sa dugo, mayroon pa rin siyang bottom line. Ang mga taong hinamon niya ay pawang mga nabubuhay na may mas mataas na paglilinang kaysa sa kanya upang pasiglahin ang kanyang puso ng martial arts. Sa orihinal, ang katotohanan na ang dalawang dakilang puwersa ay nagpadala ng napakaraming tao upang harapin si Yang Kai, isang Second Order Emperor Realm Master, ay kainahinala na nilang binubuli ang mahihina gamit ang mga numero, ngunit ngayon, mayroon pang ang Third Order Emperor Realm Master na nagtatago sa dilim. Ang salitang kasuklam-suklam ay hindi man lang makapagsimulang ilarawan ito. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, ang malaking kamao ay direktang dumapo sa katawan ni Yang Kai. Si Yang Kai, na nakatutok sa pakikitungo kay Fubo, ay walang oras na mag-react. Nang sumabog ang shockwave, nang inig ang espasyo kung saan nakatayo si Yang Kai. Tila naging kawalan si Yang Kai, na parabang nadurod siya sa suntok na ito. Nang makita ang eksenang ito, nang inig ang katawan ni Lan He at muntik na itong mahulog sa lupa. Patay. Paano siya namatay? Hindi niya nabayaran ang kanyang legal iligtas buhay na biyaya, kaya paano siya mamamatay ng ganito? Si Fubo, na orihinal na nasa isang malungkot na kalagayan, ay hindi napigil ang matawa sa sandaling ito. Kahit na ikaw ay tuso bilang multo, kailangan mo pang uminom ng tubig pang hugas ng paa ng haring ito. Bata, ito ang resulta ng pangahas na kalabanan itong hari. Pagkasabi nito, bago pa siya makaramdam ng pagmamalaki, bigla siyang sumimangot at tumangala sa Mountains and Rivers Bell. Nandoon pa rin ang momentum ng Mountains and Rivers Bell, at diretso pa rin itong bumagsak sa kanyang ulo. Ang panunupil na puwersa ng kampana ay biglang bomb alert sa kanya, na nagpahirap sa 50 metrong Ghost King na katawan ni Fubo na gumalaw. Napabulalas siya. Anong nangyayari? Napatay na si Yang Kai, kaya bakit pinipigilan pa rin ako ng ancient exotic treasure na ito? Siya ay natakot at nanghihinayang. Ngayon lang, nang makita niya si Yang Kai na pinasabog sa kawalan ng isang suntok, medyo pabaya siya at hindi nagpatuloy sa paglaya mula sa Mountains and Rivers Bell. Ang sandaling ito ng pag-aalinlangan ay naging imposible para sa kanya na makatakas. Halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan, ngunit bago siya makaalis, ang Mountains and Rivers Bell ay bumagsak na, direktang pinigilan siya sa lugar. Hanggang sa sandaling ito ay sumigaw ang taong dumating. Mag-ingat ka, ngunit huli na ang lahat, at napapanood na lamang niya ang figure ni Fubo na hinaranggan ng Mountains and Rivers Bell. Ang pag-iyak at pag-ungol ni Fubo ay agad na nagmula sa kampana, at ang Mountains and Rivers Bell ay tumunog, ngunit ito ay tumahimik. Ang tunog ng Mountains and Rivers Bell ay nagkaroon ng epekto ng pagsupil at pagkagambala sa banal na pakiramdam ng isang tao. Pinigilan nito si Fubo, kaya kung susubukan niyang magpumiglas, dahado lang siya. Kaya naman, pagkaraan ng ilang sandali, hindi na siya nang ahas na gumawa pa, buong pag-asa na may darating at magliligtas sa kanya. Flowing time great emperor, withering glory, like a shuttle, like a dream. Isang bulungan ang umalangaw-ngaw sa atensyon ng lahat. Si Yang Kai, na dapat na sumabog sa kawalan, ay muling nagpakita sa kanyang orihinal na lugar, na hindi nasaktan. Ang kanyang dalawang dragon claws ay bumuo ng isang napakahiwagang selyo, at may walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha, itinulak niya pasulong ang kanyang palad. Ang Fluong Time Great Emperor Shuttle Seal. Tila huminto ang oras sa sandaling ito, at nang maramdaman ng taong dumating na may mali, nakarating na ang palad sa kanyang harapan. Ang tao ay namutla sa takot, na may likas na pakiramdam na ang paglipat na ito ay hindi maliit na bagay, kaya dali-dali niyang ginamit ang lahat ng kanyang mga diskarte, na naging sanhi ng isang madugong ambon na lumabas mula sa kanyang katawan, at sinalubong ang palad, habang siya ay naging isang guhitan, ng madugong liwanag at mabilis na umatras. Ang Fluong Time Great Emperor Shuttle Seal ay dumaan sa madugong ambon, at nang walang kaunting pagtutol, dumapo ito sa taong dumating. Nang inig ang katawan ng tao dahil sa impact, at nagluwa siya ng isang bibig ng dugo. Sa ilalim ng pagguho ng time principles, agad siyang tumanda ng ilang dekada, at kahit ilang hibla ng yinsi ay lumitaw sa kanyang itim na buhok. Fluong Time Great Emperor's Shuttle Seal, ang Fluong Time Great Emperor's Divine Technique. Bumuka ang bibig ni Chigwei ng napakalawak na maaaring ipasok ang isang itlog.
Tumutulong din ang malamig na pawis sa noo ni Tang Sheng. Elder Chi, sigurado ka bang ito ang Flowong Time Great Emperor's Divine Technique? Lumingon si Chi Gui para tumingin sa kanya at natakot na sinabi. Mas matanda sa akin si Valley Master Tang, hindi mo ba narinig ang Divine Technique na ito dati? Sinabi ni Tang Sheng nang may kahihiyan. Narinig ko na ito, ngunit ang Great Emperor ng Flowong Time Great Emperor ay bumagsak na, kaya paano niya natutunan ang Divine Technique na ito? Sinabi ni Chi Gui. Junior pa lang ako, paano ko malalaman ito? Nang marinig ito ni Tang Sheng, naisip niya na may katuturan ito, kahit siya ay hindi alam, kaya paano malalaman ni Chi Gui. Nabigla talaga siya, at medyo magulo ang isip niya. Ang Flowong Time Great Emperor's Shuttle Seal, ito ay isang divine technique na may kinalaman sa time daw, at alam talaga ito ni Yang Kai. Kung pangalan lang iyon, ayos lang, ngunit ang kasalukuyang estado ng taong nakakita nito ay malinaw na mas matanda sa isang iglap, tiyak na ito ay dahil sa pagguho ng tunay na time principles. Sa madaling salita, totoo ang Flowong Time Great Emperor's Shuttle Seal. Ang time daw at ang Dao of Space, dalawang malalim na batas na natipon sa isang tao, ito ay sadyang lumalaban sa langit. Kung ang mga Dao of Space ay sinasabing mahirap matutunan at mas mahirap linangin, ngunit mula noong sinaunang panahon, mayroon pa rin mga taong may kakayahan na bihasa sa Dao of Space na ito, tulad ni Li Wuyi ng Spirit Beast Island na bihasa sa ang mga Dao of Space. Gayunpaman, ang mga time daw ay mas mahirap matutunan kaysa sa mga Dao of Space. Kung titingnan ang mahabang ilog ng kasaysayan, tanging ang Great Emperor ng Flowong Time Great Emperor ang sikat sa mga time daw. Ang ilang mga tao ay nag-isip na kung ang Great Emperor ng Flowong Time Great Emperor ay hindi bumagsak ng maaga, tiyak na magkakaroon siya ng mga kwalifikasyon upang makipagkompetensya sa Great Emperor ng Heaven Devouring Great Emperor na si Wukong. Gayunpaman, bakit kakaiba ang pakiramdam ni Tang Sheng sa sandaling ito ay, sino itong master na biglang nagpakita? Matapos suriin mabuti ang kabilang partido, kinumpirma ni Yang Kai na siya ay isang Third Order Emperor Realm Master, ngunit ang kanyang hitsura ay lubhang hindi pamilyar, ganap na naiiba sa Emperor Realm Master na kilala niya. Ang taong ito ay tila lumitaw nang wala sa oras, walang iniwan na bakas. Sa kabaligtaran, nagawang talunin ni Yang Kai ang kabilang partido sa kanyang sariling laro, na nahuli siya sa kawalan, na parang inaasahan niya ito. Wu Heng, ang haring ito ay matagal nang naghihintay sa iyo. Sa kabilang panig, si Yang Kai ay hindi na sumunod sa isa pang pag-atake, sa halip ay tumingin sa bagong dating na may mapanuksong ekspresyon. Marshall Peak, Kabanata 3310. May ibang tao talaga, sa Skywolf Valley. Isang batis ng liwanag ang Dumb Alloy sa abot tanaw na parang bulalakaw. Ang mga may malakas na paningin ay malinaw na makikita ang tunay na anyo ng daloy ng liwanag na ito. Nakakabigla, ito ay isang malusog at masiglang matandang lalaki na may mapupulang kutis. Sa mismong sandaling ito, tila may iniiwasan ang matandang lalaki na ito habang lumilipad pasulong ng walang tigil kahit sandali. Bumubulong-bulong ang kanyang bibig habang puno ng hinanakit ang kanyang mukha. Biglang parang may kung ano siyang naramdaman nang ibinaling niya ang ulo niya para tumingin sa isang direksyon. Bakas sa mukha niya ang natatarantang ekspresyon. Maaaring ang aura na ito ay hindi ito maaaring. Sa sandaling ito, hindi kalayuan sa direksyon na kanyang lumilipad, ang kalawakan ay nag-iiba at umaalon. Ang hindi nasira na espasyo ay tila nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapunit ng isang malaking puwersa nang biglang lumitaw ang isang maliit na bitek. Nanlamig ang tingin ng matanda habang nagngangalit ang mga ngipin at nagmumura. Mabahong brat, siguradong mabilis ka. Ang paghabol sa lolo na ito ng malapitan ay talagang humihingi ng buhay ko. Alam niyang sa kakayahan ng kalaban, hindi siya makakatakas kahit gaano pa kahusay ang kanyang mga pamamaraan. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang makaisip siya ng magandang ideya. Bumaling ang kanyang anyo at kumari pa ng takbo patungo sa direksyong tinitingnan niya ngayon. Nakakagulat, ang direksyon na iyon ay kung saan matatagpuan ang Skywolf Valley. Pagkatapos ng tatlong paghinga, ang maliit na bitek na iyon sa kalawakan ay biglang lumaki habang ang dalawang figure ay masayang lumabas mula sa bitek. Ito ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay gwapo at pambihira habang ang babae ay may magagandang katangian. Nang magkatabi silang dalawa, para silang mga celestial na nilalang. Pagkatapos ng maikling pagsisiyasat, bumantong hininga ang lalaki. Umalis na naman siya. Kinagat ng babae ang kanyang ngipin. Siguradong mabilis tumakbo ang matandang iyon. Hindi naman kasi natin gusto ang buhay niya. Bakit ka naguguluhan? Tumawa ang lalaki sa kabila ng kanyang sarili. Bagamat hindi natin gusto ang kanyang buhay, gusto naming paghigpitin ang kanyang kalayaan. Siya ay natural na hindi payag.
Sinulyapan siya ng babae at ngumisi. Nagsalita ka pa rin para sa kanya. Bakit? Gusto mo ba siyang palayain? Umiling ang lalaki. Gustuhin ko man ay hindi ko kayang bitawan ang utos ni Master. Mas mainam na bantayan ang gayong mabangis na nilalang upang maiwasan ang isang araw na ang mabangis nitong kalikasan ay sumiklab at nahuhulog ang mga buhay sa paghihirap. Tumigil siya sandali at ngumiti. Mabuti kung manatili siya sa Southern Territory. Sino ang nagtanong sa kanya na pumunta sa Southern Territory? Dahil siya ay nasa mata ng ating Master, kung gayon siya ay mananatili sa Spirit Beast Island. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Bilasan mo habulin mo siya. Kung hindi mo siya hahabulin, malayo siya. Inip na udyok ng babae. Bahagyang tumango ang lalaki at inilahad ang kamay sa harapan niya. Sa ilalim ng pagbabago-bago ng Daoog Space, isang bitik sa kalawakan. Dalawang tao ang sabay na pumasok at nawala sa isang kisap mata. Ilang sandali pa, ang bitik ay unti-unting nawala ng walang bakas. Sa labas ng Heavenly Wolf Valley, ginamit ni Yang Kai ang kanyang Nihility Secret Technique para itapon ang kanyang sarili sa The Void sa pinakamapanganib na sandali, iniiwasan ang isang nakamamatay na suntok mula sa kanyang attacker. Sinamantala ang pagkakataon, nagpadala siya ng Fluwang Time Seal, na naging sanhi ng pagluwa ng dugo ng kanyang attacker. Noon lamang siya tumingin sa isang kalmado at tahimik na paraan, nanunuya. Wu Heng, ang haring ito ay naghihintay sa iyo ng mahabang panahon. Ang umatake sa kanya sa dilim ay si Wu Heng na nakausap niya hindi pa lang noon sa Great Desolate Star Territory. Ang taong ito ay ang master din ng Great Desolate Star Territory. Pangit ang mukha ni Wu Heng. Hinimok niya ang kanyang Emperor Chi na sugpuin ang time principles sa kanyang katawan. May dugong tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig, galit niyang sinabi. Paano mo nalaman na nandito ang haring ito? Bagamat ang awayan nila ni Yang Kai ay hindi ang pagpatay sa kanyang ama at pagnanakaw sa kanyang asawa, hindi ito mapagkakasundo. Pagkatapos ng lahat, ang Great Desolate Star Territory na kinokontrol niya ay na-extend ni Yang Kai sa daan-daang milyong kilometro. Bagamat hindi nasira ng pagsasanib na ito ang pundasyon ng Great Desolate Star Territory, nagkaroon ito ng malaking epekto sa kanyang kinabukasan. Ang integridad ng Great Desolate Star Territory ay isa ring mapagpasyang salik sa kanyang Marshall Dao na landas. Ang pagkatalo niya sa Great Desolate Star Territory ay naging dahilan upang ang source ng Great Desolate Star Territory ay medyo hindi matatag sa kanyang katawan, kaya naging imposible para sa kanya na mag-concentrate sa paglilinang. Kung ito ay magpapatuloy, bagamat ang kanyang lakas ay hindi mahuhulog, ito ay magiging imposible para sa kanya na gumawa ng isang hakbang pasulong. Noong nakaraang pagkakataon, na magitan ng upper echelons ng Star Court para lutisin ang usapin, kaya kinailangan niyang magduse sa katahimikan. Matatanggap lamang niya ang teritoryong sinanib ni Yang Kai. Gayunpaman, maaaring makialam ang Star Court sa mga usapin ng Great Desolate Star Territory, ngunit kung gusto niyang mag-higanti sa Star Boundary, hindi maaaring makialam ang babaeng iyon, di ba? Hanggat kaya niyang patayin si Yang Kai, maaari niyang mabawi ang kontrol sa Great Desolate Star Territory na na-extend. Maaari pa nga niyang kainin ang Heng Luo Starfield at kumpletuhin ang dati niyang naunang plano. Dahil siya ang master ng Great Desolate Star Territory, natural na mayroon siyang ilang koneksyon sa Netherworld Sec. Pagkatapos ng insidenteng iyon, bumalik siya sa Star Boundary pagkatapos ng bahagyang pagsasaayos. Natagpuan niya si Fubo at hiniling sa kanya na bantayan ang kinaroroonan ni Yang Kai. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalaki ang papabor sa kanya ng langit. Si Yang Kai, na dapat ay nasa Southern Territory, ay talagang mabilis na nakarating sa Eastern Territory. Ang Heaven Chi Castle ay nagpadala ng mensahe sa Netherworld Sec, at agad na ipinaalam ng Netherworld Sec kay Wu Heng. Kaya naman gumawa siya ng ganoong hakbang. Gayunpaman, ang hindi maintindihan ni Wu Heng ay tila inaasahan ni Yang Kai ang kanyang hitsura. Napangiti si Yang Kai, alam ni Fubo ang tungkol sa Great Desolate Star Territory dahil sinabi mo sa kanya. Dahil mayroon kang ganoong koneksyon, magiging tanga ako kung hindi ko alam na naghihintay ka sa dilim. Masasabing palihim mong itinulak ang bagay na ito. Kung hindi naman, bakit kakaway ulit sa kanya si Fubo, na nilunok niya ang kanyang galit noon? Kaya ganyan yan. Binaling ni Wu Heng ang kanyang ulo at sinulyapan ang Mountains and Rivers Bell. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa pamamagitan ng Mountains and Rivers Bell at nakikita si Fubo. Puno ng hinanakit ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na dahil lang sa hindi sinasadyang mga salita ni Fubo, may nahulaan ang lalaking ito. Sa ganitong paraan, naranasan niya ang napakalaking kawalan dahil kay Fubo. Ang bastos na ito, galit na nagmura si Wu Heng sa kanyang puso. Ang mukha ni Yang Kai ay naging solemn na at sinabi niya sa malalim na boses.
Yung may apelyidong Fu ay hindi magkakaroon ng magandang wakas kung lalaban sila sa akin, at ganoon din sa mga may apelyidong Wu. Wu Heng, huling beses kang tumakas kasama ang iyong buhay, kaya dapat mong pinahalagahan ito. Sa pagkakataong ito, maglakaslog ka na namang guluhin ako. Sa tingin mo ba hindi kita mapapay? Sa galit na sigaw na ito, bumalat kay Wu Heng ang layunin ng pagpatay. Namula ang mukha ni Wu Heng, at malamig siyang ngumuso. Ikaw, hindi ka kwalipikado, nagtaas ng kilay si Yang Kai. Puno ka ng kumpiyansa, mukhang hindi lang ikaw, Wu Heng, kundi ang taong iyon din ang dumating, di ba? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Wu Heng, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Yang ngumisi si Kai, anong kalokohan ang pinagsasabi ko? Sa pagwawalis ng kanyang tingin sa kawalan, itinoon ni Yang Kai ang kanyang tingin sa isang lugar. Kang Mo, dahil nandito ka, bakit hindi mo ipakita ang iyong sarili? O sa tingin mo hindi ka makikita ng haring ito? May nagtatago pa ba sa dilim? Sina Tang Sheng, Chen Shuying, Qi Gui, at ang iba pa ay nataranta lahat. Sa orihinal, nang makita nilang biglang sumulpot si Wu Heng sa labanan, nagulat na sila dahil wala ni isa sa kanila ang nakarinig ng pangalan ni Wu Heng, at hindi nila alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, hindi ito makatuwiran, pagkatapos ng lahat, imposible para sa isang Third Order Emperor Realm Master na lumitaw ng wala saan. Ang mga cultivator na may ganoong cultivation ay lahat ng sikat na figure, ngunit ang pangalang Wu Heng ay sadyang hindi pamilyar, hanggang sa puntong wala pang nakarinig tungkol sa kanya noon. Kung iyon lang, ayos lang, ngunit pagkatapos na lumitaw si Wu Heng, talagang tumawag si Yang Kai. Pangalan ni Kang Mo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang lugar sa kawalan, na parabang sigurado siya na may isang master na nagtatago doon. Tungkol naman sa lalaking ito na nagngangalang Kang Mo, bagaman hindi nila alam kung siya ay umiiral o wala, si Tang Sheng at ang iba ay may kakaibang pakiramdam na siya ay mas malakas kaysa kay Wu Heng. Ang huling lumitaw ay palaging ang pinakamakapangyarihan. Sina Wu Heng, Fu Bo, at Xu Changfeng ay pawang mga Third Order Emperor, kaya ano ang cultivation ni Kang Mo? Isang nakakatakot na kaisipan ang biglang lumitaw sa kanilang isipan. Nagpalitan ng tingin sina Tang Sheng at Qi Gui at nakita ang takot sa mga mata ng isa't isa. May iba na talaga, biglang inabot ni Lan He ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mapupulang labi. Nanginginig ang magagandang mata niya habang nakatingin sa kawalan. Doon, habang umaalingaw-ngaw ang espasyo, isang figure ang lumitaw na parang multo. Nakasuot siya ng isang eskarlate gintong korona at isang malalim na kulay ube na balabal. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran habang siya ay walang pakialam na nakatingin sa ibaba mula sa isang mataas at makapangyarihang Diyos na tinatanaw ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Dahil sa titig na iyon ay hindi komportable ang isa. Sa mga mata niya, para siyang langgam. Puno ng paghamak ang mga mata ni Lan He. Hindi niya ibinunyag ang kanyang cultivation level, at walang sino man ang makapagsasabi kung ano ang kanyang cultivation level. Gayunpaman, masasabi ng sino mang makakita sa kanya na siya ay mas malakas kaysa sa lahat ng naruroon. Isang Peking Emperor, si Tang Sheng ay sumigaw sa alarma, ang kanyang noo ay tumutulo ng malamig na pawis. Napalunok din si Qi Gui ng laway at walang malay na tumanggo. Lumingon si Lan He para tingnan ang kanyang master. Peking Emperor, anong ibig sabihin yan? Iyon ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong titulo. Bagamat mula rin siya sa Emperor Realm, isa lamang siyang First Order Emperor Realm Cultivator. Wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa mga bagay at tao, kaya limitado ang mga sikretong alam niya. Nakatoon si Tang Sheng at Qi Gui kay Kang Mo at hindi nila narinig ang tanong niya, kaya natural na hindi nila siya pinansin. Sa kabilang banda, bumuntong hininga si Chen Shuying at nagpadala ng mensahe. Xiao He, may isang uri ng tao sa mundong ito na mas malakas kaysa sa isang Third Order Emperor Realm, ngunit mas mahina kaysa sa Great Emperors. Makapangyarihan sila at kalahating hakbang lang ang layo mula sa Great Emperors. Ang ganitong mga tao ay tinatawag na mga Peking Emperor. Laban sa kanila, hanggat hindi nagpapakita ang mga Great Emperor ng human race, masasabing hindi sila magagapi. Nagulat si Lan He, may mga ganoong tao. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong bagay. Tumanggo si Chen Shuying. Meron, at marami sila. Halimbawa, ang master na si Li Wuyi na narinig mo ay isa sa mga Peking Emperor, at ang pinakamalakas doon. Mukhang may natutunan si Lan He, ngunit maya-maya ay nagtanong. Dahil marami sila, bakit hindi ko pa narinig ang tungkol sa iba noon? Sabi ni Chen Shuying, sa antas ng kanilang lakas, wala nang paraan para mas lumago pa sila, maliban kung lalaban sila para sa posisyon ng mga Great Emperor.
Karamihan sa kanila ay nakatutok sa paglilinang upang maghanda para sa araw na iyon, kaya bakit sila madaling magpakita ng kanilang sarili? Gayunpaman, palaging may mga pagbubukod. Hindi ba pagbubukod si Master Li Wui? Tumanggaw si Lan He, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya ito, ngunit biglang galit na sinabi. Ngunit ito ay napakaraming pang-aapi. Para harapin ang isang Second Order Emperor Realm Master na tulad ni Yang Kai, ang dalawang nangungunang puwersa ng Eastern Territory ay nagkaroon ng pinakilos ang lahat ng kanilang puwersa, ngunit ang kanilang sarili lamang ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Yang Kai. Pagkatapos, si Wu Heng ay nagpakita at naglunsad ng isang palihim na pag-atake, walang kahihiyan sa sukdulan. Ngayon, mayroon pang ang isang Peking Emperor na nagtatago sa mga anino. Kung hindi pa ito itinuro ni Yang Kai, ang taong iyon ay patuloy na magtatago. Sino ang nakakaalam kung kailan siya lihim na gagawa ng hakbang? Sa hitsura ng isang Peking Emperor at kawalan ng mga Great Emperor, sino ang makakalaban sa kanya? Hindi ba ito lantarang pananakot? Tumayo si Lan He sa posisyon ni Yang Kai at nakaramdam ng labis na pagkaagrabyado. Ang kanyang magagandang mata ay dumampi sa mga mukha ni Na Wu Heng at Kang Mo, pakiramdam na ang isa ay mas nakakadiri kaysa sa isa, walang hiya sa sukdulan. Marshall Peak, Kabanata 3311. Sinusubukang kunin ang bahagi ng leon. Kung maaari, gagawin ni Lan He ang lahat para matulungan si Yang Kai. Kahit konting effort lang, mas maganda na kaysa sa manood sa gilid. Gayunpaman, alam din niya na ngayong lumitaw ang isang makapangyarihang pag-iral tulad ng Peking Emperor, kahit na ang nangungunang tatlong puwersa sa Eastern Territory ay hindi maglalakas loob na saktan siya, lalo pa ang isang Heavenly Wolf Valley. Kung talagang nasaktan niya sila, ang mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na kakayanin niya. Ilang sandali, napuno ng pait ang puso niya. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng matinding pagnanais para sa kapangyarihan. Kung siya ay sapat na malakas, hindi siya nakatayo dito at nanonood ng palabas. Kung siya ay sapat na malakas, maaari niyang gantihan si Yang Kai sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sa kasamaang palad, isa pa lang siyang First Order Emperor Realm Master. Noon, nang siya ay pinalad na makalusot, naramdaman ni Lan He na isa siya sa iilang masters sa mundo. Matagal pa nga siyang naging kampante, ngunit ngayon lang niya naintindihan ang ibig sabihin ng sabihing palaging may mas hihigit sa kanya. Sa itaas ng First Order Emperor Realm, mayroong Second Order, Third Order, Fake Emperors, at sa itaas ng Fake Emperors ay ang Great Emperors. Paano ang mga nasa itaas ng mga Great Emperor? Mayroon bang mas malawak na landas? Habang lumilipad ang kanyang iniisip, naging malungkot ang ekspresyon ni Lan He. Pakiramdam niya ay talagang napahamak si Yang Kai sa pagkakataong ito. Maging ang Peking Emperor ay lumitaw, kaya paano makakaligtas si Yang Kai? Gayunpaman, hindi niya talaga maintindihan. Bakit gugustuhin ng gayong tao na gawing mahirap ang mga bagay para kay Yang Kai? Bagamat wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Yang Kai, sa kanyang opinyon, si Yang Kai ay hindi isang karumal-dumal na tao. Bakit gusto ng lahat na patayin siya pagdating niya sa Eastern Territory? Ang bawat isa sa mga kasangkot na kaaway ay mas malakas kaysa sa huli. Sa kawalan, walang pakialam na tumingin si Kang Mo kay Yang Kai at tumango. Hindi masama, alam mo talaga na narito ang haring ito. Hindi katakatakang labis kang pinapaboran ni Yang Yan. Yang Yan, sino yon? Si Tang Sheng at ang iba ay lubos na nalito nang marinig nila ito. Wu Heng man o Kang Mo, ito ang unang pagkakataon na nakita nila sila. Bago ito, hindi pa nila alam na may ganitong mga karakter sa mundong ito, ngunit ngayon, binanggit pa nga ni Kang Mo ang pangalan ni Yang Yan. Si Tang Sheng at ang iba pa ay hindi maiwasang makaramdam ng kawalan ng kakayahan sa kanilang mga puso. Bigla nilang naramdaman na napakalayo ng mundo ng iba sa kanila. Paano kung siya ang Valley Master ng Celestial Wolf Valley? Paano kung siya ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon ng Ahanhol? Ni hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kabilang partido. Para siyang nabubuhay sa dalawang magkaibang mundo. Ang ganitong eksena ay hindi maiwasang masiraan ng loob ang mga tao. Sa kabilang banda, ngini siya ni Yang Kai. Walang bakas ng Spirit Array, ngunit maaari nitong isil ang mundo. Hindi ito isang bagay na maaaring ayusin ng Netherworld Sect o Brahma Holy Land. Kahit si Wu Heng ay walang ganitong kakayahan. Pagkatapos sa pag-iisip tungkol dito, maaari ka lamang gumawa ng isang bagay ng palihim. Ang lugar na ito ay nakahiwalay na sa labas ng mundo. Bagamat hindi nito napigilan ang paggamit niya ng ibang special divine technique, hindi siya makapag-teleport palayo. Ang gayong mahimalang pamamaraan ay hindi isang bagay na maaaring iset up ng isang ordinaryong tao. Dahil maaaring lumitaw si Wu Heng dito, natural na magagawa rin ito ni Kang Mo. Bukod dito,
Kumpara sa awayan nila ni Wu Heng, ang pagnanasa ni Kang Mo sa kanyang Sealed World Bid at Mountains and Rivers Bell ang pinakamalaking banta. Noong nakaraang pagkakataon, nagkaroon siya ng proteksyon ni Yang Yan at nasa Lower Starfield Territory, kaya walang pagpipilian si Kang Mo kundi ang umatras. Sa pagkakataong ito, nasa Star Boundary siya, kaya paano niya palalampasan ang ganoong pagkakataon? Nang makitang lumilingon si Yang Kai sa paligid, mahinang sinabi ni Kang Mo. Hindi na kailangang hanapin siya. Hindi dumating ang Yang Yan sa pagkakataong ito, kaya natatakot ako na imposibleng mahanap mo siyang muli. Natawa si Yang Kai. Nagkamali ka ng pagkakaintindi, hindi ko hinahanap ang Yang Yan. Nagtataka lang ako, anong paraan ang ginamit mo para selyuhan ang mundong ito? Gusto mong malaman? Tumingin sa kanya si Kang Mo at nagtanong. Maaari mo bang sabihin sa akin? Sabi ni Kang Mo, mukhang makakapag-usap tayo ng maayos. Anong klaseng usapan? May itatanong ka, may itatanong din ako. Lahat kinukuha ang kailangan nila, kaya natural na nakakapag-usap tayo. Napangiti si Yang Kai nang marinig niya ito, at sa isang kurot ng dalawang daliri, lumitaw ang Sealed World Bid sa pagitan ng kanyang mga daliri. Gusto mo ito? Naging malamig ang tingin ni Kang Mo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa Sealed World Bid, at isang pambihirang nakakapasong init ang lumitaw sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya umimik. Binitiwan ni Yang Kai ang kanyang kamay at inalis ang Sealed World Bid, umiling-iling. Natatakot akong mabaygo ka. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ang bagay na ito ay magagamit lamang ng mga taong nagel-inang ng Space Divine Technique. Kahit ibigay ko sa'yo, natatakot ako na baka hindi mo mabuksan. Ito ang dahilan kung bakit iniwan ni Yang Yan ang Sealed World Bid kay Yang Kai. Kung hindi, dahil ang bagay na ito ay maaaring makatulong sa mga tao na maunawaan ang kapangyarihan ng langit at lupa at ihanda ang daan patungo sa Great Dao, paanong hindi ito mapipigil ni Yang Yan? Ang bagay na ito ay kapakipakinabang kay Kang Mo, at ito ay kapakipakinabang din sa Yang Yan. Ako ang pinuno ng mundong iyon, at ito ang pinakaangkop na lugar para maunawaan ko ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sinabi ni Kang Mo, dahil gusto ko ito, natural na mayroon akong mga dahilan. Huwag mag-alala, hindi ko ito kukunin ng librere kung mayroon kang anumang mga kahilingan, maaari kong matugunan ang lahat ng ito. Naglagay siya ng napakagandang hitsura, ngunit sa huli, mayroon pa rin siyang pag-aalinlangan tungkol sa Yang Yan. Hindi niya alam kung ano ang relasyon ni na Yang Kai at Yang Yan, ngunit noong huling pagkakataon ay pinrotektahan ni Yang Yan si Yang Kai, kahit na sa kapinsalaan ng pakikipagtalo sa kanya. Bukod dito, ang insidente ay nangyari sa Heng Luo Starfield, kaya hindi niya maiwasang magkaroon ng ilang mga hula. Kung talagang gusto niyang aibuli ang mahihina at nakawin ang mga gamit ni Yang Kai, kailangan niyang patayin ang lahat ng naruroon para matiyak na hindi kakalat ang balita. Kung hindi, kung malalaman ni Yang Yan pagkatapos, mahihirapan siya. Kung ang babaeng iyon ay nagpa siya na magwala, hindi niya talaga magagawang labanan. Ngunit kung handa si Yang Kai na makipagpalitan sa kanya, iba ito. Una, walang pamimilit, at pangalawa, walang nakawan. Ito ay isang patas na kalakalan, at nakuha ng lahat ang gusto nila. Kahit alam niyang inflammation ang tungkol dito, wala siyang masabi. Pagkatapos niyang sabihin ito, nahulog sa malalim na pag-iisip si Yang Kai. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, gumalaw ang puso ni Kang Mo. Lihim niyang naramdaman na siya ay isang taong nakakaunawa sa sitwasyon. Dahil personal siyang pumunta dito, dapat niyang malaman na hindi niya kayang panatilihin ang butil kahit anong mangyari. Kung hindi, bakit siya magpapakita ng ganoong ekspresyon? Agad na hinampas ni Kang Mo ang plancha habang mainit ito at sinabing. Sa pagsasalita nito, kami ni Yang Yan ay nagtutulungan. Bagamat hindi masyadong maganda ang aming relasyon, hindi rin naman masama. Para sa kanyang kapakanan, hindi kita ituturing ng hindi paras. Kailangan mo lang sabihin ang iyong mga kondisyon. Kung kaya ko, hindi ako tatanggi. Sa sandaling sinabi niya ito, namutla sa takot si Wu Heng at Mamulong. Master. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hinanakit. Napakadaling kausap ng master. Sa negosyo, normal na itaas ang presyo at ibalik ang pera sa mas mababang presyo. Inilantad mo ang iyong ilalim na linya sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig. Natatakot ka bang hindi malaman ng iba na humihingi ka ng sobra? Paano kung ang lalaking ito ay gumawa ng ilang labis na kahilingan? Hindi lamang hindi mapalagay si Wu Heng, ngunit nagulat din si Tang Sheng at ang iba pa. Iyon ang pangako at garantiya ng isang Peking Emperor. Hanggat pumayag si Yang Kai, maaari nilang yakapin ang isang hindi mapapantayang makapal na hita. Bagamat hindi alam ni Tang Sheng kung ano ang butil na maaari nitong gawin ang isang Peking Emperor na labis na nagmamalasakit dito, kung siya iyon, tiyak na sisang-ayon siya kaagad.
Sa proteksyon ng naturang master, kahit na hindi niya gawin ang gusto niya sa Star Boundary, walang maglalakas loob na guluhin siya muli. Kahit si Lan He ay mahinang umaasa na papayag si Yang Kai. Kung ihahambing sa kayamanan, mas mahalaga ang buhay. Ganoon ba? Tumingin si Yang Kai kay Kang Mo na may mahinang ngiti. Hindi ko ini-expect na ganoon kakadaling kausap. Sinabi ni Kang Mo, sinusuri ng distansya ang lakas ng kabayo, at ang oras ay nagpapakita ng puso ng isang tao. Pangalawang beses pa lang na nagkita kayo ng haring ito, kaya paano mo malalaman ang ugali ng haring ito? Tumanggo si Yang Kai at sinabing, may katuturan iyon. Bigla niyang itinuro si Wu Heng at sinabing, paano kung sabihin kung gusto ko ang Great Desolate Star Territory? Nang marinig ito, nagngangalit si Wu Heng. Bastos, dapat may limitasyon sa kung gaano kalaki ang maaari mong itanong. Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mo. Bago pa siya makatapos, narinig niyang sinabi ni Kang Mo. Bagaman ang bagay na ito ay medyo mahirap, kung ang haring ito ay gumagawa ng buong lakas, hindi ito imposible. Napaawang ang bibig ni Wu Heng habang tulalang nakatitig kay Kang Mo, hindi makapaniwala sa narinig. Pumayag siya. Siya nga ay pumayag. Paano papayag ang master sa gayong bastos na kahilingan? Matapos ang pagkabigla, naramdaman ni Wu Heng na tila minamaliit niya ang pagnanais ng master para sa butil na iyon. Dahil maaaring sumang-ayon ang master sa ganoong kondisyon, kitang-kita kung gaano kahalaga ang butil na iyon sa kanyang master. Sinundan ito ng pagkabalisa, kung ito talaga ang kaso, natakot siya na kailangan niyang ibigay ang source ng Great Desolate Star Territory. Kung wala ang status ng Star Territory's master, siya ay magiging isang ordinaryong third layer Emperor Realm Master. Saglit, namutla ang mukha ni Wu Heng habang tinatitigan niya si Yang Kai na puno ng hinanakit. Hindi siya nang ahas na mapot kay Kang Mo at hindi man lang may hayag ang kanyang intensyon, kaya't maaari lamang niyang itago ang sama ng loob kay Yang Kai. Huli na para sa pagsisisi. Kung alam niyang mangyayari ito, bakit niya sinubukang harapin si Yang Kai? Hindi ba't ito ay katulad ng pagbaril sa kanyang sarili sa paa? Bigla siyang nakaramdam ng iyak ngunit walang luha. Hindi lamang nagulat si Wu Heng, ngunit maging si Yang Kai ay nagulat. Talagang pumayag si Kang Mo sa ganoong kahilingan. Sa malamig na ekspresyon, idineklara ni Yang Kai. Gusto ko rin siyang patayin. Si Wu Heng, na ang puso ay puno ng halo-halong damdamin, ay namutla sa takot nang marinig niya ito. Kinagat niya ang kanyang mga labi, tumingin siya kay Yang Kai, pagkatapos ay kay Kang Mo, lihim na nagpapalibot sa kanyang Emperor Qi, naghahanda na tumakas anumang oras. Kung pumayag ang master sa ganoong bagay, kung hindi siya nakatakas, maghihintay na lang ba siya sa pagdating ng kamatayan? Mabuti na lang at napakunot ang noo ni Kang Mo pagkarinig nito, sa kadahanda ang umiling at sinabing, natatakot akong hindi iyon gagana. Kahit anong mangyari, miyembro pa rin siya ng Star Court. Ayos lang kung mapatay siya sa isang labanan sa labas, ngunit wala akong magagawa sa kanya. Kung ganoon ang kaso, ang Great Emperor lamang ang hindi makakalusot. Star Court. Ang dalawang nakakagulat na salitang ito ay nagpanginig kina Tang Sheng, Qi Gui, at sa iba pa, sa wakas ay naunawaan kung saan nanggaling ang dalawang makapangyarihan ngunit hindi kilalang master na ito. Ito pala ang Star Court, na kilala bilang pinakamakapangyarihan at misteryosong lugar sa buong Star Boundary. Naiintindihan ko, bahagyang tumanggo si Yang Kai, isang liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Anong naiintindihan mo? Kumunot ang noo ni Kang Mo at nagtanong. Tumanggo si Yang Kai, kaya nilinang mo rin ang Dao of Space. Mahinang tanong ni Kang Mo. Bakit mo nasabi iyan? Napangiti si Yang Kai. Sinabi ko sa iyo na ang mga naglilinang ng Dao of Space lamang ang makakapagbukas ng butil na iyon, ngunit nanatili kang hindi natinag. Higit pa rito, pagkatapos kong iharap ang gayong malupit na kahilingan, pumayag ka pa rin, na parang determinado kang makuha ito. Dahil iyon ang kaso, dapat ay mayroon kang isang paraan upang buksan ito, kaya nilinang mo ang Dao of Space. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Naisip niya na kakaunti ang mga taong nagawinang sa Dao of Space, ngunit kamakailan lamang ay nakatagpo siya ng dalawa. Ang isa ay si Sheng Yuzo, na gumugol ng 10,000 taon sa pag-unawa sa mga misteryo ng Dao of Space, habang ang isa naman ay si Kang Mo. Marshall Peak, Kabanata 3312. Strike first para makuha ang upper hand. Bahagyang tumanggo si Kang Mo. Matalas ang isip, hindi masama, hindi masama. Ngumiti si Yang Kai. Salamat sa papuri, at alam ko rin na hindi malakas ang iyong mga natamo sa kapangyarihan ng kalawakan, katamtaman lang. Nakikita mo yon, bahagyang nagulat si Kang Mo. Tulad ng sinabi ni Yang Kai, talagang nilinang niya ang kapangyarihan ng espasyo, ngunit kasi simula pa lamang niya.
Halos hindi niya mahawakan ang bakas ng mga misteryo ng kapangyarihan ng kalawakan, ngunit malayo pa rin siya sa paglabag sa Dao of Space. Ito ay hindi dahil siya ay hindi sapat na talento, paano magiging masama ang kanyang talento kung kaya niyang linangin ang antas ng isang peking emperor. Sadyang ang Dao of Space ay talagang misteryoso, at ito ay hindi isang bagay na maaaring linangin dahil lamang sa isang tao ay may sapat na talento. Si Sheng Yuzo ay nasa bitik ng kawalan, at nauugnay sa undercurrent ng kawalan araw at gabi. Siya ay nagilinang sa loob ng 10,000 taon, ngunit kasi simula pa lamang niya. Hindi kaya maganda ang kanyang talento. Tinansya ni Yang Kai na ang kanyang mga natamo sa kapangyarihan ng kalawakan ay halos kapareho ng kay Sheng Yuzo. Kung talagang bihasa ka sa Dao of Space, hindi mo na kailangang dumaan sa napakaraming problema para isara ang kalawakan at putulin ang bahaging ito ng mundo, dahil kahit anong mangyari, hindi ako makakatakas sa iyong pagkakahawak. Ngunit pinutol mo ang mundo ng maaga, na nangangahulugan na hindi ka nagtitiwala na maaari mo akong sugpuin sa kapangyarihan ng kalawakan. Sa pagharap sa napakalakas na kalaban, hindi pa rin nagbabago si Yang Kai sa kanyang ekspresyon, at prangka siyang nagsalita ng may katiyakan. Dahil dito, naramdaman ni Kang Mo na ito ay walang katotohanan, at nagmuni-muni siya sandali. Mukhang matalino kang tao, at ang matatalinong tao ay dapat gumawa ng matatalinong desisyon. Kaya, ano ang iyong pipiliin? Talagang ginagamit niya ang tanong na itinanong ni Yang Kai kina Chi Hai at Chi Gui, at kitang-kita ang kanyang tunay na intensyon. Nang itanong ni Yang Kai ang tanong na ito, sina Chi Hai at Chi Gui ay parehong nakagawa ng matalinong pagpili, at iniiwasan si Yang Kai. Malinaw, umaasa rin sila na gagawin din iyon ni Yang Kai. Ngumisi si Yang Kai, ang aking pinili. Siyempre, biglang naging mabangis ang ekspresyon niya. Papaluan ang iyong puwet, sa isang pitik ng kanyang kamay, nag-iba-iba ang Law of Space, at isang crescent blade ang biglang bumaril sa gilid. Ang target nito ay hindi si Kang Mo, kundi si Xu Changfeng, na binugbog ng embodiment hanggang sa puntong hindi na siya makalaban. Habang nag-uusap silang dalawa, si Xu Changfeng ay pinipigilan ng embodiment hanggang sa puntong halos hindi na siya makahinga. Kahit na siya ay malakas, ang embodiment ay nagmana ng Stonefire Origin at isang Stone Mongoose. Paano magiging katapat nito si Xu Changfeng? Bahagya ng kumapit hanggang ngayon ay direktang refleksyon na ng sarili niyang lakas. Hindi man lang siya nagkaroon ng panahon para humingi ng tulong kay Kang Mo, dahil kung ilalabas niya ang hininga sa kanyang bibig, tiyak na mas mabilis siyang matatalo. Umaasa siya na si Wu Heng, na nanunood ng palabas, ay makakatulong sa kanya. Sa kasamaang palad, si Wu Heng ay tinamaan ng flow ang Time Great Emperor Shuttle Seal ni Yang Kai. Ang kanyang katawan ay nasira ng time principles, at ang kanyang isip ay nabalisa sa mga nakaraang kondisyon ni Yang Kai. Si Xu Changfeng ay malapit nang magsuka ng dugo. Nang malapit na niyang maabot ang kanyang limitasyon, lumipad ang crescent blade ni Yang Kai, na agad na naging huling dayami na bamasa sa likod ng kamelyo. Nagdilim ang paningin ni Xu Changfeng, at halos hindi niya maiwasang magmura ng malakas. Ang itim na espada sa kanyang kamay ay nanginginig, at ang sword chi ay sadyang hinaranggan ang kapangyarihan ng Moonblade. Gayunpaman, sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, tinamaan na siya ng kamaon ng embodiment. Tapos na. Ang ganoong pag-iisip ay pumasok sa isip ni Xu Changfeng nang bahagya niyang nagawang itaas ang kanyang Emperor Chi upang protektahan ang kanyang dibdib, ngunit ang kamao ay damapo sa kanyang dibdib. Isang putok, ang Emperor Chi na nagpoprotekta sa kanyang katawan ay agad na nabasag. Kasabay ng tunog ng mga bali ng buto, ang mga mata ni Xu Changfeng ay lumuwa mula sa kanilang mga saksakan at dumura siya ng isang subo ng dugo habang siya ay pinalipad ng mahigit 1,000 talampakan ang layo. Nahulog siya sa lupa, hindi alam ang kanyang buhay o kamatayan. Ang pagliko ng mga pangyayari ay nagpamanhid sa anit ng lahat. Nasaksihan ni Tang Sheng at ng iba pa ang pagkatalo ng dalawang third layer Emperor Realm Masters mula sa Eastern Territory. Ang isa ay pinigilan ng Mountains and Rivers Bell, habang ang isa ay pinalipad ni Stonefire. Malamang na buhay pa ang una, habang buhay pa ang huli. Kasabay ng pagpapaalis ng embodiment kay Xu Changfeng, gumawa rin si Yang Kai ng serye ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na putok mula sa Mountains and Rivers Bell na pumipigil kay Fubo. Isang halo ng liwanag ang kumalat mula sa Mountains and Rivers Bell na may malakas na putok. Ang suppressive na kapangyarihan ng halo na ito ay naging dahilan upang manginig ang Heavenly Wolf Valley, na mahigit 12 kilometro ang layo. Ang Mountains and Rivers Bell ay muling lumipad, inihayag ang pinigilan na Fubo, ngunit sa sandaling ito, si Fubo ay nakahandusay sa lupa tulad ng isang tumpok ng putik, dumudugo mula sa kanyang 7 butas, ang kanyang mukha ay kasing putlang papel,
at ang kanyang mga paa, kumikibot-kibot na parang malapit ng mamatay. Ang simpleng pagsupil ng Mountains and Rivers Bell ay hindi magiging sanhi ng kanyang pagiging miserable. Gayunpaman, upang harapin ang isang malakas na kaaway tulad ni Kang Mo, walang pagpipilian si Yang Kai kundi bawiin muna ang Mountains and Rivers Bell, kaya natural, kailangan muna niyang harapin ang pinigilan na Fubo. Kung hindi, ang isang third layer Emperor Realm na kalaban ay magiging masakit sa ulo. Si Fubo ay nabawasan sa ganitong estado pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang pasiglahin ang kapangyarihan ng Mountains and Rivers Bell. Walang pakialam si Yang Kai kung mapapatay niya siya o hindi, sa anumang kaso, pansamantalang hindi nagawang lumaban ni Fubo. Ang Mountains and Rivers Bell ay diretsong lumipad patungo sa Kang Mo, na sinundan ni Yang Kai at ang embodiment, ang kanilang mga figure ay nagpapalit-palat habang sila ay sumugod patungo sa Kang Mo. Sa harap ng napakalakas na kaaway, hindi matali nung maupo at maghintay sa kamatayan. Ang unang paghampas upang makakuha ng mataas na kamay ay ang paraan ng hari. Condense, halatang natulala si Kang Mo. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Yang Kai na atakihin siya. Hindi ba niya alam ang pagitan nila? Isa pa, ang pagmumura noon ay ikinagalit ni Kang Mo. Ilang taon na ba mula nang may nagmura sa kanya? Ngayon, mayroon talagang isang brat na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa na pinapagalitan siya sa kanyang harapan. Tsaka sobrang vulgar ang paraan ng pag-aaway niya sa kanya. Sa kanyang galit, dahan daw ang itinulak ni Kang Mo ang kanyang palad pasulong. Ang langit at lupa ay nanginginig at umugang ng walang katapusang. Parang gumuho ang buong mundo. Ang kapangyarihan ng palad na ito ay talagang ginawang ilusyon si Tang Sheng at ang iba pa na nanunood mula sa malayo na dumating na ang araw ng katapusan. Para silang mamamatay sa susunod na sandali, agad na mutla ang mga mukha ni na Tang Sheng at Chen Shuying. Napaungol si Lan He habang umaagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Tanging ang fighting spirit ni Qigwei ang biglang tumaas. Tumingin siya sa ibabaw ng may nagbabagang tingin, parang gusto niyang umasa sa sarili niyang paningin para makitang malinaw ang lalim ng palad na ito. Ngunit sa isang iglap lang, nagluwa si Qigwei ng isang subo ng dugo at ang kanyang ekspresyon ay biglang nawalan ng gana. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Tang Sheng. Paanong hindi niya malalaman na hindi sila ligtas na nakatayo dito? Ang lakas ng divine technique ni Kang Mo ay lumampas na sa limitasyon ng kanyang imahinasyon. Kahit na ito ay resulta lamang ng pag-atake, maaari itong maging sanhi ng pagkamatay nila sa isang hindi likas na kamatayan. Walang pag-aalinlangan, sinigawan niya si Chen Shuying. Umalis. Ang mag-asawa, ang isa ay nakabalot kay Lan He na ang cultivation ay Celiado, habang ang isa ay hinayla pataas si Qigwei. Mabilis silang umatras sa Heavenly Wolf Valley at sabay-sabay na isinaaktibo ang Sect Protecting Array. Noon lamang sila nakaramdam ng higit na ligtas. Nang muli silang tumangala, bumangga sa Mountains and Rivers Bell ang isang hindi mapapantayang malaking palm print na tila kayang pawiin ang langit at lupa. Dang 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 dang. Ang tunog ng kampana ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Ito ay malinaw na isang solong contact lamang, ngunit mayroong hindi mabilang na mga klang, na parang ang palad ay tumama sa Mountains at Rivers Bell libu-libong beses sa isang iglap. Sunod-sunod na patong ng mga ripple ang lumabas mula sa Mountains and Rivers Bell at kumangay sa lahat ng direksyon. Gumuho ang kawalan at nabasag ang lupa. Si Fubo at Xu Changfeng, na ang kapalaran ay hindi alam, nanginginig, at pagkatapos. Walang gumagalaw, maliwanag, naapektuhan sila ng resulta ng Mountains and Rivers Bell. Ang 7 cultivator mula sa Emperor Realm na pinalad na nakaligtas ay nahulog sa lupa tulad ng mga dumplings, hindi na mapanatili ang kanilang mga figure. Puno ng takot ang mukha ni Wu Heng habang pinapaikot niya ang kanyang Emperor Chi upang protektahan ang kanyang sarili. Lumitaw ang mga layer ng nakikitang ripples sa kanyang makapal na Emperor Chi dahil sa epekto ng kampana. Hindi lang ang Emperor Chi ni Wu Heng ang umaalingaw-ngaw, kundi pati na rin ang Sect Protecting Array ng Heavenly Wolf Valley. Habang kumakalat ang mga ripples, nakaramdam si Tang Sheng ng matagal na takot sa kanyang puso. Lihim siyang natuwa dahil nakagawa siya ng maagang desisyon na umatras. Kung hindi, siya at ang iba pa ay nagkakaproblema. Siya at ang kanyang asawa ay malamang na magiging maayos, ngunit sina Qigwei at Lan He, na mga First Order Emperor Realm Masters lamang, ay tiyak na masasaktan. Sa ilalim ng palad ni Kang Mo, ang kalooban ng isang monarko ay bumaba sa mundo, na naging dahilan upang manginig sa takot ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang Mountains and Rivers Bell, na sinasabing kayang sugpuin ang mundo, ay talagang nayanig at pinalipad, na nagpapakita ng dalawang figure sa likod ng Mountains at Rivers Bell. Hindi dahil mahina ang Mountains and Rivers Bell.
Ito ang pundasyon ng tagumpay ng Great Emperor ng Yuan Ding bilang isa sa mga Great Emperor, kahit na pinigilan ang Phoenix True Fire sa loob ng 10,000 taon. Limitado lang ang lakas ni Yang Kai, kaya ang kapangyarihan na maipapakita nito ay hindi maihahambing sa kapangyarihan ng mga Great Emperor ng Yuan Ding. Kung ang paglilinang ni Yang Kai ay kapareho ng kay Kang Mo, natural na mapapahusay ang kapangyarihan ng Mountains and Rivers Bell. Dalawang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw. Kaagad pagkatapos ng hampas ng palad, itinuro ni Kang Mo ang dalawang daliri kay Yang Kai at sa embodiment mula sa malayo. Dalawang daluyan ng liwanag ang bumaril patungo sa kanila na may nakaka-relax na ekspresyon, na parabang sila ay walang iba kundi mga insekto. Si Yang Kai at ang embodiment ay parang kaharap nila ang isang malaking kalaban, dahil sila ang dalawang insekto na malapit ng durugan. Ang embodiment ay umaalingaw-ngaw, ang kakaibang apoy sa kanyang katawan ay nag-aapoy ng mas mabangis, at ang kanyang katawan ay biglang lumaki, na naging isang daang talampakan ang taas. Baluktot niya ang kanyang baywang, at ang mga barbs sa kanyang likod ay bumaril na parang ulan ng mga palaso, na nagninga sa apoy, upang salubungin ang dalawang agos ng liwanag. Walang humpay na umalangaw-ngaw ang mga nagniningas na tunog habang ang mga nagniningas na barbs ay sumalubong sa dalawang bahid ng liwanag. Lahat sila ay naging pinong pulbos at nagkalat mula sa langit. Mahigit 100 barbs ang humarang sa kanila bago tuluyang naalis ang dalawang guhit ng liwanag. Ang likod ng embodiment, na orihinal na parang hedgehog, ay hubad na ngayon. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga bagong barbs ay lumago, at ito ay buo tulad ng dati. Sa tulong ng proteksyon ng embodiment, malayang gumalaw ang figure ni Yang Kai, at nasa 300 talampakan na siya mula kay Kang Mo. Ang kanyang kanang mata ay biglang kuminang ng gintong liwanag, at nang lumitaw ang patayong pupil, isang namumuko na bulaklak ng lotus ang lumitaw sa kanyang mata. Blossoming Lotus. Malamig na sumulyap sa kanya si Kang Mo, at ang bulaklak ng lotus ay agad na nakatatak sa kanyang mga mata, na parabang nagugat ito sa kanyang mga mata, mabilis na namumukadkad, ngunit ang halaga ng pamumulaklak ay ang pagkawala ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Isang kirot ang lumabas sa kanyang isipan, at nabigla si Kang Mo. Sa kanyang karanasan, natural niyang nakikita na ang paglipat na ito ni Yang Kai ay isang napakabihirang at napakalakas na pamamaraan ng lihim ng kaluluwa. Nabuhay siya sa loob ng napakaraming taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang paraan ng pag-atake, at siya ay nahuli. Ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay lumundag sa kanyang knowledge sea, sinusubukang sirain ang namumulaklak na bulaklak ng lotus, ngunit nalaman niyang wala itong silbi. Habang hinihimok niya ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, mas mabilis na namumulaklak ang bulaklak ng lotus. Nasa harapan niya ang kadiliman, at ang namumukadkad na bulaklak ng lotus lang ang nakikita niya, at wala nang iba pa.